Maraming nakakakilala sa akin bilang isang content creator sa TikTok at gumagawa ng video sa Facebook. Lingid sa kaalaman ng iba, ako po ay isang empleyado din sa isang pribadong kumpanya. Kaya ngayong araw tayo ay magbablog at ito ay tatawagin nating A Day in a Life as a Banker. Tama po ang narinig ninyo. Ako po isang banker sa China Bank Corporation. Nagsimula akong maging bankero noong 2019 pa, kaya 3 years na rin ako nagtatrabaho dito sa kumpanya na to. Maaga talaga ako nag-BS at nag-aayos papunta ng trabaho dahil hindi po ako sanay na nalilate. Pakiramdam ko kasi pag nalate ako ng isang minuto, kulang ang araw ko. Sure ko lang, marami nagsasabi na kapag sa banko daw nagtatrabaho ang isang tao, marami daw itong pera. Pero hindi po lahat ng tao nagtatrabaho sa banko ay maraming pera. Yung iba po, maraming utang. Oh, maraming relate na bankero dyan, oh. At dahil maaga nga akong kumikilos, maaga rin kami nakakarating ni Alex dito sa branch, kasama lagi ng mga guard at maintenance. 8:30 yung oras ng pasok namin, pero umaalis ako ng bahay mga 7:40, kaya maaga rin ako nakapag-in. Ang aking unang ginagawa ay umupo sa pwesto ko para ilagay yung ID at saka yung charger ko. Pagkatapos na umaakit ako sa pantry para kumain ng breakfast ko. Hindi kasi ako sanay na kumakain sa bahay. Ito pala yung boss ko na mahilig manggulat. Pagkakit ko sa pantry, ang una ko nakikita talagi dito ay si Kuya Nato. Kaway-kaway naman dyan, Kuya Nato. At ayan, ang ating ulam for today's video ay adobong baboy na luto ng aking nanay. Nilalagyan ko rin pala ng liquid seasoning yung pagkain ko kasi ginaganahan ako kumain. Kasama ko palang kumain yung partner teller ko, si Aiko. Pagkatapos kong kumain, hinahanda ko na rin yung mga gamit na gagamitin ko para sa araw ng aking trabaho. Nakita nyo naman kung gano'ng kalinis yung table ko. Wala kayong makikitang kahit anong bahid ng dumi dyan. Isa sa mga policy namin ay bawal mag-video sa loob ng cage habang nagtatrabaho. Kaya hanggang dito na lang dahil magtatrabaho na ako. Lunch break na nga, kaya kinuha ko na yung lunch bag ko para kunin yung kanin at yung natitirang adobong kinain ko kaninang umaga. Pakiramdam ko nga, itotoyoin ako kasi ilang araw na akong kumakain ng adobo. At dahil nanamig na nga ang mantika, pinainit ko muna ito sa oven para ganahan ako kumain. Sa lunch ko pala, laging kasabay ko si Malen. Napaka-jolly niyan at napaka-masayahing tao. Matulungin pang tao yan. O, Malen, penyeng pera. Kasama ko rin si Alex at si Ma'am Ray dito, pero hindi ko na sila na-videohan. At dahil teller nga ako sa bangko na to, kailangan natin mag-toothbrush para hindi maging mabaho yung hininga natin pag umaharap tayo sa client. Malaki din ang pasasalamat ko sa China Bank dahil nakatulong sila sa akin, lalo na sa pamilya ko. Kaya sa mga nangangarap din magtrabaho dito sa bangko, subukan nyo na. At ayan, tapos na nga yung lunch break ko, kaya pupunta na ako sa pwesto ko para naman yung partner teller ko ang susunod na kakain. Gaya ng sinabi ko, bawal po mag-video habang nagtatrabaho dito sa loob ng cage. At dahil syempre, bawal kumalat yung mga private details sa mga client natin. Hindi na ako nakapag-video na iba ko pang ginagawa, pero sa oras na to, pauwi na kami. Maraming salamat sa araw na to. Sana nag-enjoy kayo sa one in a day life natin as a banker. Maraming salamat po. Oh, na-enjoy mo ba yung content ko? At gusto mo rin bang manalo ng POB shirt gaya ng suot ko? Madiscounting nila lang? Naku, wag mong kalimutang i-follow yung Facebook page na nandito sa screen at mag-comment ka sa nakapin post. Sagutin mo lang ang tanong na bakit karapat-dapat ka mabigyan ng POB clothing ko? Tatlong designs meron tayo. Malay mo, isa ka na sa mabigyan ng POB shirt ko. Ano pang inaantay mo? Mag-comment ka na dun. Bilis!